para um palhaço. Gagawa uli tayo ng pangkila. Sometimes I just wanna kiss girls, girls, girls. Red wine, I just wanna kiss girls, girls, girls. Hi guys! Welcome back to my channel. Ang inyong inang Reyna ay narito na naman para hainan kayo ng isang video na sure makakatulong sa inyo. As a highly requested video, syempre gustong-gusto nyong malaman kung paano ko ginagawa ang aking kilay and kung paano madalian na mga technique ang pwede nyong gamitin para sa inyong mga kilay. A year ago, gumawa ako ng isang video na talaga namang nagustuhan yung lahat. Pero sobrang haba nun and detalyado. Kung may time kayo, pwede nyo yung balikan. So ngayon naman, papadaliin ko lang ang buhay nyo. Chak, chak, chak. Mabilisan lang to para naman ma-enjoy nyo. And ito mga products na gagamitin ko, sure and affordable din. Okay, so ang inyong inang Reyna ay pinagpala sa kilay. Kaya po, ganyan. Talagang mabalbon siya. So ang ginagawa ko, pinapatread ko siya para talagang malinis na malinis. And syempre, pinaka rule of the thumb ko is i-brush muna ang aking eyebrows papunta sa taas. So para ma-lift yung ano niya, yung image niya na makaka-enlighten ng face and freshness lang yung datingan. Brush niyo muna yan. Dapat meron kayong malinis na canvas ng kilay. Ito na ang pinakaantay-antay niyo, Kilay 2018. Ang kilay na dudurog sa inyong mga ex. And syempre, ang pinakauna-una kong gagawin is mag-apply ng clear brow mascara. Para yung strands ng hair ko is in place sila, meaning walang sabog-sabog, and mag-i-stick sila dun sa korte na gustong-gusto ko. So, ito, pwede nyo itong subukan. So, ito yung gamit ko, yung Pixie by Petra na translucent brow mascara. Pwede kayo makahanap ng mga iba't ibang brand, basta clear. Meron din ito sa Daiso, guys. Pwede kayo mag-try dun. So, basta ang aim lang naman natin is clear. So, para ma-comb natin yung strands ng hair pataas. So, ganyan ang kalabasan. Makikita nyo naman, ito yung may brow mascara and ito yung wala. So, tumaas na kagad yung image niya and mas naging, ano sila, united. United Colors of Benetton ng aking hair sa kilay. Okay, so yaman lang din naman na nagkaisa na po sila. Nagkaisang na yun ng aking mga buhok. So, ito na yung pinaka-importante product na pwede nyong apply sa inyong mga kilay. Ito na yung pinaka-importante product na pwede nyong i-apply sa inyong mga kilay. Siyempre, ang madali ang kilay na pwede nyong gawin in less than 3 minutes is yung mga ganitong type ng pangkilay. This is the Careline Best Brow Liner. So, ito yung Better Than Basic. I forgot lang kung anong shade to, pero I believe available to sa Mercury Drugstore kasi doon namin siya nabili. So, Careline is available everywhere, mga ning. On the other side, meron kayong spoolie. And then, sa kabilang side, meron namang pencil. So, ang kinaganda nito, mga ning, kitang nyo naman, ba diba? Ganyan na yung itsura nung pinaka-end niya. So, may korte na siya. And then, pag nilabas mo yung pencil, sobrang nipis niya as in. Oh. And ang kinaganda nito, gustong-gusto ko sa kanya, hindi siya yung sobrang malambot, kaya may control ka kung gaano mo ka-dark and ka-light gustong gawin yung kilay mo. Merong tatlong part ang inyong kilay. So, head, peak, and tail. So, yan yung mga importante yung kailangan nyong lagyan ng outline. Importante, pinakaunang-unang gawin is yung magandang outline. So, ako, pwede nyong gawin tong guideline. Yung pinakadulo ng hair nyo, yan lang yung lalagyan nyo ng product. Sobrang gaan lang dapat ng grip niyo doon sa pencil and halos, parang halos hindi nga siya dumadampi dapat doon sa hair niyo. O ayan, 'di ba? Meron na kaagad tayong outline doon sa pinaka-head. Susundan niyo lang yung pinaka-korte ng kilay niyo. Okay, doon naman sa mga viewers ko na hindi masyadong pinagpala sa buhok. Pwede nyo sundan yung pinakaunang-unang video ko wherein finiture ko doon si Jazz kasi medyo limited lang yung hair ni Jazz. Kaya meron kayong magiging guide kung saan kayo maglalagay ng products. Ayan na mga ning, natapos na ako doon sa ilalim. So, ang isusunod ko naman yung nasa taas. So, nakagawian ko na dahil ang goal naman natin dito is yung magmukhang banayad lang na eyebrows. Meaning yung pa-fade lang siya dito, hindi siya masyadong boxy. Yun naman yung gusto natin, yung gradient, yung effect. So, ako dito na ako nag-i-start. Start sa may bandang 1/4. Kung nakikita nyo, super sharp na yung korte ng aking eyebrows. Meron na siyang head, may peak, and meron ng tail. Actually, kahit hindi na nga ito masyado lagyan ng product, talagang full na siya kung tignan. So, dito naman tayo, again, dun sa pinaka-head.
ang usually ko na lang ginagawa is gumagamit ako ng spoolie para yung product na nilagay natin or yung pencil na ginamit natin kanina dito sa ilalim, i-spread ko lang siya pataas. So, i-brush ko lang siya pataas. Oh, ayan na, di ba? Banayad na yung itsura niya. Pero kung nakikita nyo, meron pa siyang mga butas, meaning ito yung mga sparse area na kailangan pa natin lagyan ng product. So, para ano siya, full yung effect niya. So, again, go back to your pencil. Lightly ko lang siyang i-fill. So, parang halos hindi nga siya dapat umaabot dun sa pinakabalat para hindi siya masyadong dark na dark. Ang gusto lang naman natin is mag-brown lang to ng konti or magka-shadow para hindi makita yung mga butas. Pag nagulo, go back to your spoolie again. So, dapat yung mga buhok, nasa, ano siya, nasa loob siya nung korte ng kilay. Wala dapat lalagpas. To finish our eyebrows, syempre, kailangan natin siyang maging kilay on fleek. Paano natin ma-achieve yung pagka-kilay on fleek niya? Meaning, wala siyang mga lagpas-lagpas or wala siyang mga kalat, kung tawagin. And, ito na rin yung magsisilbi nating highlight para mas lalong maging 3D yung itsura ng ating kilay. So, syempre, ang inyong pinaka-afford affordable na makeup concealer. Ito yung My China China. My China China na art makeup kineme concealer. Nabili lang namin to sa Mumuso or Miniso. Murang-mura lang to. Parang 20 pesos lang yata to or 30 pesos. So, don't worry mga Ning. Ilang taon ko naman na itong ginagamit. And hindi naman siya direct contact sa balat. So, kahit na China-China lang siya, wala naman siya naging masamang effect sa aking balat. Pwede kayong gumamit ng ganito guys. This is the Benefit High Brow. So, ganun din siya. Pang-conceal lang din siya ng kilay. O, diba? Kung kayo naman ay maraming datong, dito na kayo sa mga mamahalin at original. So, ako dito lang ako sa mumurahin. Hindi naman mababasa yan kung ano yung nasa kilay ko. Idikit nyo yung pinaka-line doon sa inyong kilay and make it thin as possible. Siyempre, ito may time ako kasi nag-video ako ngayon. Pero the usual, hindi ko na ito nagagamit. Option na lang naman ito mga ni. Kung sakali lang na gusto nyo talaga yung mga Instagram kilay, kanyan. And then, syempre, don't forget to blend. Dapat mag-blend siya evenly doon sa skin tone nyo. So, ako ang ginagawa ko. Yung product na yan, binabrush ko lang siya pababa. Okay, so ayan, tapos na ako sa pag-highlight. Ito mga Ning, usually pwede nyo na yung irampa yung ganitong klase ng eyebrows. Pero since may color yung hair ko, and hindi terno yung color ng pencil na ginamit ko sa aking hair, nga pala gusto ko kayong i-remind. As much as possible, pumili kayo ng eyebrow pencil na malapit sa inyong color ng hair. So anyway, para eterno yung aking eyebrow sa aking hair, gagamit ako ng brow mascara. This is from Japan. Ito, nabili namin to sa Japan XL. Pero I'm a user of Nichi daw. Meron siyang eyebrow mascara na color brown din kasi naubos na. Kaya ito na yung ginagamit ko. Again, sa pag-a-apply ng mascara, eyebrow mascara, dapat light-handed lang din kayo kasi hindi dapat siya magmukhang sobrang tigas. Ang aim lang naman natin dito is ma-tone down yung kilay or yung color ng ating eyebrows. Okay, so ayan mga Ning, kung nakikita nyo, mas naging 3D yung effect niya, di ba? Mas lalong nakita yung mga strands ng hair. And ito yung kilay ko na merong product and dito sa aking left side yung wala. Kung nakikita nyo yung difference, di ba? Talagang kilay goals na yung aking nasa right side. Pero super dali ko lang ginawa. Pencil, eyebrow mascara, konting linya-linya, and binbrush pataas, tapos na. So gagawin ko muna yung kabilang kilay ko and meron pa akong last reminders para sa inyo. Ito na ang aking Eyebrow Goals 2018. Sana natulungan ko kayo sa inyong mga katanungan and nabigyan ko kayo ng idea and technique kung paano nyo pwedeng gawing eyebrow goals ang inyong mga kilay. Again, mga Ning, yung links, pwede nyo panoorin yon para sa aking mga mas detalyadong eyebrow goals. Ilalagay ko din siya sa description box and sa comment box para naman mapanood nyo. So again, maraming salamat sa panonood ng aking video. I-share mo na to sa mga friends mong hirap magkilay para naman magkaroon na din sila ng kilay goals. So if you like this video, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and pindutin mo na din yung notification bell para naman updated ka every time I have a new video. Pwede nyo din akong i-follow sa aking Instagram account and Facebook account under Nina Raya. So magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na eyebrow goals. I will see you again on the next video. Bye!